Hi mga ka-hope. Assalamualaikum. Good morning po sa inyong lahat. Pang fifth day na po ng mula po nung last chemo ko. So ito po, kagabi wala po akong tulog. Sobrang sakit ng mga tuto ko kasi kasubuan. Ayan, nakapuntun po sa case ko na ano. Bali, ito po. Tapos na po ako nag-angasal kanina. Hindi ko na lang po nangyayano sa vlog. Tapos ngayon po, medyo ganito po kasi yung nararamdaman kapag ka under chemo pa, madalas na ma-update yung chan mo. Kaya, kailangan lamanan. Ayan, nag-crave ako, nag-ano ako ng mangga, pandesal. Ayan. Ayan po yung kakainin ko para lang malamanan yung chan ko. Basta mga ka-hope kung ano yung naisip nyo na kainin, kainin nyo po para po matulungan nyo yung sarili nyo kasi sa ngayon talaga ito yung pinaka peak na ano ng yung umaano na yung gamot ng chemo sa katawan mo. Kaya ngayon ang gusto ko sanang i-ano, kaya ingan ako din na mag-vlog para kahit paano maka-share din kung ano pa yung ibang bagay na pwede nating gawin para makales, like example sa ano, makales ka sa pagbili mo ng gamot. Ayun. Kaya pili ano yun po natin, sikapin natin na makakuha tayo ng PWD card. Malaking bagay po 'yun kasi pagka meron ka noon, may discount ka sa pagbili ng gamot. 'Yun. Ano lang dapat po, mamaya iaano ko sa inyo po ano yung mga bagay na dapat niyo i-prepare para po makakuha kayo ng PWD card. Lapit lang po kayo sa barangay nyo kasi ang sa akin noon as kailangan lang ng valid ID na doon kayo nakapatunay na dyan kayo nakatira sa barangay na yan, and then kukuha kayo ng indigency, tapos xerox ng mga ID mo at saka mga kuha lang po kayo ng requirements sa barangay para po makapunta po kayo doon sa City Hall. Kasi malaking bagay po, meron din po silang binibigay ng mga cash assistance. And sad to say nga lang na hindi po nakabigyan po nabigyan ng cash assistance. Pero okay lang po. Alhamdulillah. Doon na lang po. Yun sa ibang ano, mas nangangailangan po. Kasi may requirements lang po kami na hindi namin na naibigay. Pero, yan po, mag-ano kayo sa ano nyo, sa barangay nyo, hindi kayo ng ano para makakuha kayo ng PWD card. Kasi, malaking bagay po talaga yun. And then, sa mga ano, kung kailangan nyo ng ano, ng wheelchair, pagka may PWD card kayo, makakakuha, makakahingi po kayo. Kasi minsan kailangan po natin, ako nga po, kailangan ko din yung wheelchair lalo na pagkabagong chemo kasi talagang hindi nakakayanan na maglakad ng malayo. Mahina ako po. Lalo na yan, kung halimbawa ang ano talaga kasi ng ano 10 to 12 days talaga bago pa makarigay ng ano. Hi mga ka-hope! Assalamualaikum! Warahmatullahi wabarakatuh! Good morning sa inyong lahat. Ito, bali dinagtungan ko na lang po yung videos ko kahapon kasi hindi po ako nagkaroon ng time na mag ano ng video kasi talagang masama po yung pakiramdam kahapon. Nawa nga nung siguro ano ng epekto ng gamot sa chem. Kaya nag-rest muna ako. Sabi ko ngayon i-ano ko na lang. Continuous na lang. Ito nga po, na-discuss ko kahapon yung tungkol sa ano sa tinatawag na PWD card. Yun nga po yung inaano ko kasi importante po. Magkaroon tayo noon kasi malaking bagay. Kahit sa pagbili natin ng mga kailangan natin, may discount tayo, lalong-lalo na sa gamot. And then, may ano pa na pwede po tayong mag-request ng wheelchair. Kasi kailangan nyo po yan, lalo na po pagkabagong chemo. Mahirap po talaga kung bagong chemo tapos malapit lang po yung date nung check-up nyo, medyo mahihirapan po talaga kayo. Kaya kailangan may wheelchair. Siguro sa part ko lang yun ha. Kasi syempre, yung
Cancer Institute kasi malayo doon sa pagpaparkingan. So, hindi ko kayang lumakad ng malayo, lalo't bago akong kemo. Ngayon po, ang kailangan lang po talaga, baka makalimutan yung clinical abstract ninyo. Yun po yung isa sa requirements na kakailangan nyo pag kumuha kayo ng PWD. Tapos, xerox ng mga IDs nyo, valid IDs. Tapos, yun, indigency. Ayun. Sa ano nyo po, sa barangay nyo po yun ang hihingi lahat. Medyo ano ako, no? Pero alhamdulillah, ika 6 days ko na ngayon. So, yung dating 1 to 10 na 8 yung pain niya, ngayon na sa mga 5 na lang siguro. Kaya nga kahapon medyo nasa ano pa yun, kahapon nasa mga 6 pa, kaya talagang ano po, kaya lang kailangan talagang ano, galaw-galaw. Kaya lang po talagang hindi nyo ano, kasi pag tumayo kayo parang makakapos po yung hininga nyo kapag pinilit yung lumakad, kaya hinay-hinay lang. Sa ngayon po, dahil may inumin ako gamot, nagpa-prepare lang po muna ako na habang inaano nila yung breakfast. Nagpe-prepare muna ako na konting fruits para kahit paano, kumain muna konti. Kasi maganda din po yung frutas konti. Basta konti lang, huwag masyadong marami. Bago po kayo uminom ng gamot. Kaya. Tapos, huwag kalimutan po na sa pagkaganitong ano, magpapaaraw, exercise, yung mga exercise lang na hindi, ano, yung mga galaw-galaw ninyo lang, ano, para mag-circulate po yung mga blood. And then, isa po po sa, ano niya, maano nyo yung laman nyo sa binti para po lumiliit, parang kinakain yung laman, kaya minsan nararamdaman nyo po yung pain. Medyo masas-masas lang po habang nagpapaaraw po. Ayan po, mga paho, medyo painit-init muna kahit dito lang po sa may sala. Ayan, papainit muna ako para po makakatulong yan para hindi po tayo masyadong mamutla habang nagpapainit. Exhale, no? Exercise konti. Una. Mga ano po yan na makakatulong po para sa inyo. Madali po tayong recover. Kasi sa ngayon talaga, nandito pa talaga yung minsan yung matagal ka ako nakatayo, sobrang nakapos ako ng nanahihina. Yan po yan, kaya kailangan ano, tulungan. Ako dito lang muna ako kasi mayroon akong paano sa rooftop. Kahit dito lang po, may init lang po na nagagaling sa nandito po ako kung saan sa fourth floor, dito po kami nag-stay. Yan po. Yan. Yan. Yan po. Ito po ako ngayon. Nagpapainit. Kahit po, ano lang, 10 to 15 minutes. Basta mainitan lang po tayo araw-araw. Kasi malaking bagay po yan sa atin. Kaya ako, dito ako napiti, ano. Ayan po yung area namin. Ayan. Ayan, nandiyan po yung, ano, Arca South. Ayan. Dito po kami sa may palengke. Kaya ito, napiti.
Ano lang po ako ng init ng araw. Nag-share. Yan, magkakas po, matagal na po na tayo. Kailangan na, ano po. Yeah. Hindi lang basta importante, maano kayo ng init. Tapos na po akong kumain. Yan, simot-simot po. Ang ulam ko po ngayon is wings. Yan. Tsaka, ano, munggo na may, ano, may gulay, kalabasa. Damihan niya lang po yung malunggay, tapos yung, ano, yung talbos ng kamote, at saka alupate. Ang sahog po ay pritong isda. Tapos meron pong paksiw na bangus. Ayan po. Medyo na parami po ang kain po ka. Aho, ngayon. Kasi nag-crave po ako niyan. Hindi, sa sobrang gutom po kanina, hindi ko na naalala i-vlog. Ayun nga, mga kaho. Sana po, nag-enjoy kayo sa video to. At may napulutan kayong aral. May nakuha kayong idea. Na ganun lang po. Laban lang po tayo sa buhay. Sa susunod na video ko, bala, baka yun na naman po. Yun pong para sa radiation therapy naman po ang iaano natin. Kasi actually, ano ngayon, Tuesday, Merkulis bukas, ano, Martes. Sa Merkulis po, yun po yung schedule ng check-up ko sa radiation. Sa radiation. Kaya, abangan nyo po yun, mga ka-hope. Iaano ko rin po para at least may idea din kayo kung ano yung mga dapat na gawin bago po yung pagpa-radiation therapy. Sunod-sunod po yan, mga ka-hope. Kaya abangan nyo lang. Sa ngayon po, magpapaalam na muna ako. Maasalama sa lahat po. Hanggang sa muling panunood. Sana po nag-enjoy kayo. Maasalama.